Magandang araw sa lahat. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw na ito, ay iyuko muna natin ang ating mga ulo upang manalangin. Ginoong Formelius, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Ginoong Formelius? Opo, bene-bene. Iyuko natin ang ating mga ulo at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, dakila ka po at kanal sa lahat. Salamat po sa biyayang ipinagkakaloob ninyo po sa amin. Salamat po sa biyaya ng buhay at sa pagmamahal na walang katulad. Ama, sa pag-uumpisa po ng aming gawain, gabayan ninyo po ang bawat isa. Pahiramin ninyo po kami ng sapat na kaalaman at takas upang malastap ang diwa ng paksang aming tatalakayin. Ikaw na po sana ang manguna sa aming gawain ng sa ganun ay po ay matapos namin ang aming gawain na matagumpay at may kasiglahan at kagalakan. Sa ngala ng Ama ng Espiritu, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. Sa pagsisimula nating klase, narito ang mga layunin. Pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay naasahang natutukoy kung ano ang pangkatit ni Kong Ilocano, magkaroon ng kaalaman tungkol sa lipunan, kultura at wika ng Ilocano, at malaman ang kahalagahan ng pangkat etniko. Narito din ang mga dapat isalang-alang. Una, tiyakin na nakalagay ang bonin yung pangalan sa ibaba ng inyong video upang madali lang ang pagtawag ko sa inyo para sa ating talakayang online. Mas maigi kung ang apelyido ninyo ang nasa unahan. Pangalawa, tiyakin na may maayos na signal upang makasunod at maunawanin nyo ng maigi ang talakayan. Pangatlo, bubuksan o i-unmute lang ninyo ang inyong virtual na mikropo, saka banggitin ang inyong apelyido kung kayo ay magsasalita. Ngunit kung hindi ay siguraduhin na nakasala ito o nakamute upang hindi makasagabal sa klase. Pang-apat, komprehensibong makinig ng maigi sa klase nang sa ganon ay maunawaan ng lubos ang kaalamang ibabahagi ko. Ngayon, aalamin ko muna kung sino ang mga lumiban sa klase natin ngayon. Kapag nabanggit ang inyong apelyido, ay magsabi kayo kung kayo ay naririto. Armayan Cheska? Narito po, Binibini. Arobio Yunilin? Narito po, Binibini. Bayon Lamadel? Narito po, Binibini. Buhar Charlene? Narito po, Binibini. Bocalon Krisha? Narito po, Binibini. Kanoy Glenn? Narito po, Binibini. Ang Quadrilero Abigail? Quadrilero Abigail? Narito po, Binibini. Duero Christine? Narito po. Ebrano Ana Marie? Narito po, Bibi. Igpit Ellie Jane? Narito po, Binibine. Inot Angel Claire? Narito po, Binibine. Fernandez Merimel? Narito po, Binibine. Formelius Jared? Narito po, Binibini. Gabby Oshaira? Narito po, Binibini. Husay Jerlyn? Narito po, Binibini. Husay? Narito po. Lupio Ginalin? Orozco Maryjoy? Narito po, Binibini. Palay Mike? Palay?
Wala si Palay. Pungaron Glidel. Rose Charmaine. Rose Charmaine. Suliano Adriana Joy. Suliano. Tarnati Pearl Joy. Narito po. Tisado Hans Gia. Narito po, Binibini. Vicente Regine. Narito po. Ngayong araw ay magbalik-aral muna tayo bago simulan ang aralin ngayon. Sino ang makasasagot kung anong pangkat etnolinguistiko ang itinalakay nila Ginoong Kanoy at Binibining Bukalon? Vicente po. Okay, Vicente. Tungkol ang tinalakay po ni Ginoong Kanoy nung nakaraan ay tungkol sa Balaan at ang tinalakay naman po ni Binibining Bukalon ay tungkol sa Ibanag. Mausay, maraming salamat. Ngayon, sinong makapagbabahagi ukol sa etnolinguistikong pangkat ng Balaan at Ibanag? Enot po, Binibini. Sige. Enot po. Ang Ibanag po ay karamihan sa salita ay maaari din ang salita ng Ilocano. Ang lingua franca ng Hilaga, isla ng Luzon. Ang Blaan din po ay, ito po ay isang, ay binabaybay bilang Blaan, isa sa mga katutubo ng Southern Mindanao sa Pilipinas. Ang kanilang pangalan ay maaaring nagmula sa Bla na nangahulugang kalaban at ang suffix na An ay nangahulugang mga tao. Yun lang po. Maraming salamat, Binibining Enot. Ngayon, nais kong suriin ninyo ang mga salita na nasa screen at pagkatapos ay hulaan ninyo kung anong pangkat nagmula ang mga salita. Ngayon, sinong makakahula kung anong pangkat nagmula? Ilocano po, Binibini. Sino po yun? Sino po yung sumagot? Husay po. Tama. Maraming salamat, Binibining Husay. Ngayon, bago tayo magsimula sa talakayan, mayroon akong inihandang panimulang gawain. Ang gawain na ito ay isang jumble words. Narito ang panuto, ako na lamang ang babasa. Tignan at suriin ng mabuti kung anong salita ang tinutukoy sa bawat bilang. Paunahan lamang kami sa pagsagot. Banggitin lamang ang inyong apelyido bago sumagot. Ngayon, simulan na natin. Jose Binibini. Jose Binibini. Si Ginoong Kanoy muna. Ilocano po. Tama. Kasunod. Buar po. Igtit. Buar. Pero Lipunan. Tama po. Ang kasunod. Vicente. Sige po. Vicente po. Wika po. Dano. Tama po. Formilias po. Formilias. Binibini. Si Formilias. Binibini.
Poltora po, Binibini. Tama po, Ginoong Formelias. At ang panghuli ay... Gabio po. Inot po, inot po. Etnolinguistiko. Gabio? Etnolinguistiko po. Tama po, napakahusay po ninyong lahat. Ngayon, magsimula na tayong talakayin ang etnolinguistikong pangkat Ilocano. Sino sa klase ang maaring bumasa sa kasaysayan ng Ilocano? Jose Binibini. Sino po? Jose po. Sige, si Jose na lang. Asitesado na lang. Maaari. Paasa. Si Tisado na lang po. Tisado. Tisado po. Sige po. Tisado. Tisado? Kasaysayan ng Ilocano. Batay sa Wikipedia, ang Ilocano... Batay sa Wikipedia, ang Ilocano o Iloco, maaari ring Ilocano o Ilocano ay isa sa mga pangunahing wika ng Pilipinas. Ito ang... Uy, ako tingog. Meron po. Ito ang wikang gamit o lingua franca na halos kabuuan ng Hilagang Luzon, lalo na sa rehiyon ng Ilocos, sa lambak ng Cagayan at sa maraming bahagi ng Abra at Pangasinan. Marami ring mga nagsasalita ng Ilocano sa Nueva Ecija, Tarlac, Mindoro at sa ilang lalawigan sa Mindanao. Tinatayang may mahigit na 9 milyong gumagamit ng wikang Iloco sa Pilipinas. Maraming salamat. Dagdag din, no? Maraming bahagi ng mundo kung saan nadako at namamalagi ang mga Ilocano. Ay, opo, maraming salamat. Dagdag din po, maraming bahagi ng mundo kung saan nadako at namamalagi ang mga Ilocano. Ang katatagpuan din ng malaking bahagda ng mga nagsasalita ng Iloco, katulad sa mga estado ng Hawaii at California sa Amerika. Ang katawagang Iloco at Ilocano ay walang kaibahan. Kung ang wikang Iloco ang itinutukoy, ang tanging kaibahan nito ay ang Iloco-Iloco ang tawag sa wika o salita at Ilocano o Ilocano naman sa mga tao. Tinatawag din nila ang kanilang wika ng Saumidatoy o wika namin. Wika namin ito. Ang wikang Ilocano ngayon bukod sa gamit nito bilang lingua franca ng Hilagang Luzon, ay kinikilala rin bilang heritage language ng estado ng Hawaii. Ito ay sa kadahilan ng nakalalami sa mga Filipino-Americans ay dugong Ilocano at hindi nakapagsasalita ng Tagalog. Sa makatuwid, mas nakalalaming Filipino-Americans ang may lahing Ilocano at nakapagsasalita ng Ilocano. Bagamat ang mga bagong henerasyon ng ngayon ay marunong kahit papaano sa Tagalog. Idagdag pa dyan na sa loob ng libong-libong taon ay napayaman pa ang bokabularyo ng wikang ito. Sa katotohanan, tinatayang ang Iloco ang pinakamatandang wika sa Pilipinas at isa sa mga may pinakamayamang bokabularyo. Dako tayo sa kanilang kultura. Ang araw ng mga patay kasama sa kultura ng mga Ilocano. Ang paghahain ng handa upang ito ialay sa mga namayapang miyembro ng pamilya, tinatawag itong atang. Ang pag-aatang kasabay ng dasal ay tinatawag na luwalo. Ang paraan ng paggunita sa mga namayapang mahal sa buhay. Makakatulong sa mga kaluluwang mapanatag at makamit ang matiwasay na pamamahinga sa kamay ng Panginoon. Binibining igpit, maaari mo bang basahin ang tungkol sa kanilang wika? Binibining igpit?
Palay na lang po, Binibini. Palay na lang po, Binibini. Sino po yun? Palay po. Sino po? Sige, si Palay na lang po. Iloko ang pangunahing wika na ginagamit ng 75 bahagdan ng populasyon na may kabuuang 594,206 noong 2000. Ang iba pang wika na ginagamit sa lalawigan ay Tagalog, Pangasinense, Bisaya, Ingles, Kankanay, Tinggian, at Muslim. Maraming salamat, Ginoong Palay. May papanood pa sana akong video sa inyo tungkol sa kanilang pagsasalita, no? Kaso lang, nung tinesting ko siya kanina, ayaw niyang tumunog. Pero nung tinesting ko siya noong Sabado at Lunes, gumana naman siya. Siguro dahil din sa signal. Kasi masamang panahon ngayon dito. Kaya i-send ko na lang sa group chat ang video upang kahit papano ay mapanood po ninyo. Hintayin nyo na lang po na i-send ko ang video sa group chat. Ngayon, dako na tayo sa kanilang sining. Ang rehiyong Ilocos ay kilala dahil sa telang inabel ng mga Ilocano. Ito ay gawa sa bulak o cotton na ilalim sa binatbatan o ang paghampas ng mga cotton gamit ang mga bamboo sticks upang mahiwalay ang mga buto nito. Sa kanila namang tradisyon, sino sa inyo ang mayroong kaalaman tungkol sa tradisyon ng Ilocano? Kung maaari ay magbahagi kayo. Formilies po, Binibini. Sige po, Ginong Formilies. Isa sa tradisyon ng mga Ilocano ay ang pagluluksa tuwing may namatay na kanilang pamilya. Ganon din po sa atin. Bahusay, no? Tama. Ayon sa mga sabi-sabi ng mga matatanda, bawal iwanan ang namatay at kinakailangan bantayan para hindi bantayan o kunin ng mga hindi tulad natin. Mga sabi-sabi po. Isa pang halimbawa ng kanilang tradisyon ay isa sa mga halimbawa pa ng kanilang tradisyon, ang kamatayan para sa mga Ilocano ay isang malaking pagluluksa. Kapag namatay ang tatay, binibisan ito ng kanyang asawa ng mag-isa upang masabi ng kaluluwa ng kanyang asawa ang mga hindi niya nasabi sa kabiyak nung nabubuhay pa siya. Hindi ko napakita. Sandali po. Dako tayo sa kanilang mga paniniwala. Kapag ang babae ay naghahanap ng maasim, ibig sabihin mabubuntis o buntis siya. Pangalawa, bawal umupo sa hagdanan dahil mahihirapan daw siya manganak. At ang pangatlo ay pag nanliligaw, dapat matagal. Nag-uusap ng matagal at sinisiguro muna nila na kilala nila ang isa't isa bago maging sila. Sa tingin ko, itong tatlong paniniwala nila ay hindi lamang sa kanila na a-apply, kundi maging sa atin din, di ba? Kagaya na lamang sa mangga, kahit yung mga kilala kong mga buntis, kahit hindi Ilocano ay naghanap ng maasim, lalo na yung mangga. Pero kahit hindi ka buntis, sadyang matatakam ka talaga sa mangga, no? Dako tayo sa mga pangunahing pagdiriwang ng mga Ilocano. Pista ng gaming.
Layunin nitong isulong ang pangunahing kultura at produkto ng rehiyon. Pista ng bayan, ito ay ginaganap sa lalawigan ng Ilocos Norte. At pista ng pamulinawin, ito ay dumarayo upang masaksihan ang pagdiriwang nito. At ang panghuli ay ang pista ng ani, pagdiriwang ukol sa kasaganahan ng kanilang ani sa Ilocos. Narito ang kanilang mga pangunahing produkto. Alak, alak o alak basi, palay, mais, tabako, ginto, pilak, tanso, gulay, strawberry, tubo, niyog, saging, bangos, kape, mangga, alimasag, bulak, halamang ugat, hipon, bawang, ang kanilang mga pangunahing produkto. Sa nakikita ko dito sa Labil Sarangani, no, mga pangunahing produkto nila dito ay yung saging, buko at mangga. Sagana kasi sila dito. Ngayon, dako tayo sa kanilang mga kantahing bayan. Ang panghuli po sa ating talakayan. Ang panghuling tatalakayin natin. Mga kantahing bayan nila ay Pinagbiag, awiting nagpapalagay ng kwentong bayani. Pangalawa ang Dalot, awit sa mga kasalan. Pangatlo, Bading, awit ng pag-ibig. Pang-apat, Dungaw, awit sa mga patay. At panglima, dasal na patungkol sa mga mangmangkik o ang mga mangmangkik ay espiritu sa kagubatan na dinadalasan upang hindi sila magalit. At dito nagtatapos po ang ating talakayan ngayon. At ano nga ba para sa inyo ang kahalagahan ng pangkat etnolingwistiko? Sino pong makakasagot? Ako na lang pong tatawag. Ginoong Palay, maaari mo bang sagutin ang aking tanong? Yung hinggil po sa kahalagahan ng pangkat etnolingwistiko? Opo. Para po sa akin, mahalaga po yung pangkat etnolingwistiko dahil isa po ito sa mga tipak upang mabuo yung pagkakakilan lang Pilipino natin. Yun lamang po. Opo, Binibini. Mahusay, maraming salamat. Naway may natutunan kayo sa talakayan natin ngayon, no? Kung mayroon kayong mga katanungan o paglilinaw, ay maaari na kayong magsalita. Buwar po, Binibini. Opo. Ano po ang mga pamahiin ng mga Ilocano? Ano po yun? Ano ang mga pamahiin ng mga Ilocano? Mga pamahiin. Hindi ko na nalagay sa ano, no, pero sa pagkakaalam ko po, yung mga pamahiin po nila, lalo na sa yung sa bahay, hindi suswertehin ang isang bahay kung ang front door ay hindi nakaharap sa kalsada o sa kalye, tsaka sa pano, kailangan kanang paa ang laging unang ihakbang ng babaeng may asawa tuwing uuwi siya ng bahay upang hindi masira ang kanilang pagsasama. Yun lamang po. Yan, salamat po. Meron pa po ba? Binibini ako po, Ginoong Kanoy po. Sige po, Ginoong Kanoy. Ano nga po yung wika ng mga Ilocano? Ano po yun? Ano nga po ang wika ng mga Ilocano? Wika ng Ilocano? Wika po ng Ilocano? Ako din dito. Ang katawagan po sa kanilang wika ay ano po, Iloko po. Pero tinatawag po din nila itong Samtoy o yung Samtoy po, or wika natin ito.
yun lamang. Ako po, Binibini. Ko lang po, Binibini. Yun lamang po. Meron pa po ba? May karagdagan po akong katanungan, Binibini. Opo. Saan pong lugar nakapaloob po ang mga Ilocano? Ang kalamayan po talaga sa kanila ay nasa sa Hilagang Luzon, lalo na po sa rehiyon ng Ilocos po. Maraming salamat po. Opo. Ako, meron po ako ba? Po Binibini. Ako po Binibini. Sino po yun? Rubio po. Rubio? Opo. Binibini, maaari po ba kayong magbigay ng isang halimbawa ng tipiko ng mga Ilocano? Ah, biyag ng lamang po. Maraming salamat. Isang halimbawa po ng kanilang ipiko. Diba po sa... Opo, marang. Ko ang... Ano po yun? Maliban po sa biyag ni lamang, ano pa po bang ibang halimbawa ng mga ipiko nila? Oh, mga ipiko. Yun lang sa pagkakalam ko po, yun lamang po sa pagkakaalam ko. Pero kung sa kwentong bayan po, ang mga mambabangis na gansa, sa ipiko po, isa lang po ang alam ko. Salamat Binibini. Po, Binibini, yun lang. Opo. Anong ore ng lipunan ang Ilocano? Ano po? Anong ore ng lipunan ang mga Ilocano? Ah, pwede po pakiulit? Medyo putol-putol po sa akin. Anong ore ng lipunan ang pangkat ng Ilocano? Ano po? Anong klaseng lipunan? Anong klaseng lipunan po? Opo. Sa pagkakaalam ko po, yung mga Ilocano po ay ano po, yung mga marami po kasing yung mga Ilocano po, no, ay mga nakakarami po sa lipunan ng mga Ilocano po, no, yung mga may mga dugong Baniaga po, yun lang po yung pagkakalam ko, pasensya na po. Yung Ilocano din po, no, isa sa mga naunang lipunan po sa Pilipinas. Yun lamang po. Meron pa po bang magtatanong? Wala na po, Binibini. Ngayon? Maraming salamat po. Wala na po, Binibini. Kung wala na pong magtatanong, bago po kayo lumipat sa susunod na klase, ay nais ko munang sagutan ninyong inihanda kong pasulit gamit ang Google Form. Send ko na lang po ang link sa group chat po natin. At hanggang alas 5 lang po, ngayong hanggang alas 5 po ng hapon, pwede ninyong isumite. Yan lamang, maraming salamat. Maraming salamat din po, Binibini. Maraming salamat po, Binibini. Binibini, may natutuhan talaga ako.